Ngayon na ang huling araw ng voter registration para sa barangay and SK election na gaganapin Oktubre ngayong taon. Pero ang mga registration centers sa Baguio City nananatiling matamlay. In the previous registration deadlines, ano, in-expect mo na before 8 pa lang, madami ng pila, ano, mahaba na. But today is really unusual kasi walang kapila-pila, awan pulot. Medyo as of 8:30, mga in-inom pailaan, ipinagparisulite ayan tayo. So it's really unusual. Umaasa naman silang dumami ang mga magpaparehistro bago ang alas 5 deadline. Anya, ito'y one-time, big-time opportunity. Ang pagpaparehistro ay one-time, big-time lang sana. Ano? When I say one-time, big-time, isang beses ka lang sana magsasakripisyo na magparehistro. Pero kapag nagparehistro ka kasi, may obligasyon ka dapat na bumoto ka sa eleksyon. Sa huling datos ng COMELEC Baguio, 3,379 pa lamang ang nakakapagparehistro mula noong December 15. Siyam na po dito ang mga PDL na nakapagparehistro sa off-site registration. 1,640 naman ang mga estudyante mismong pinuntahan din ng COMELEC sa mga paaralan para makapagparegister. Alam mo, may project kasi tayo dito sa Baguio na COMELEC Voter Care Center, no? This was established 2017 pa. At dahil dito sa COMELEC Voter Care Center natin, we reach out our services closer to the public. Kaya tayo lumalapit sa mga tao. Pinuri naman ang hakbang na ito ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. Napakaganda, lalo na dito sa Baguio, which is a center of commerce, of education. Napakamaraming batang, mga bata dito, the youth sector, which is the most eager of our sectors to participate. So you will see that through the efforts of the COMELEC in partnership, not just with the city government, but with our academic institutions. It becomes a whole of nation approach to getting everyone to participate. Mas malaki ang magiging contribution mo tungo sa sa nation building, no? So if not directly by actual service, but at least by making sure that you are the ones who choose the people who serve you. Handa naman na raw ang komisyon sa darating na halalan. Kung naituloy yung nga yun ng December, sabi na ating Chairman George Garcia, we would have been 80% prepared. At para-paraan na lang siguro kung natuloy yun ng December. But ngayon kung na-pushback yan sa October, lahat ho ng kailangan na gastusin na mga physical na, kunyari, the forms and the other paraphernalia of elections are all already contracted. Handa na yan. Ang kulang na lang ho ngayon yung actual training nung mga taong magpapatakbo ng barangay elections. Titignan pa kung i-extend nila ang registration ng ilang oras para sa mga nais na humabol. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.